Magandang araw, magandang tao sa inyo lahat. Welcome sa panibagong video ni Boss Silver. Sa video ito, i-review natin ang Pop Animation No. 809, Saint Seiya Knight of the Zodiac Line. Ito na po yung pang-5th entry natin para sa series na ito, no? Ngunit bago pong lahat, ako po si Boss Silver. Gumagawa po ng mga toy-related topics, Nintendo Switch review games, at kahit anong usapang pang-geek pa man po yan. Kung gusto mo po na mag-suggest na kayo ng topic, i-comment mo na po yan. At kung gusto mo na mga ganitong content makita sa iyong YouTube recommendation, well, subscribe mo na po ang aking channel. Yeah, activate mo na notification bell para hindi ka po mahuli sa ating mga malulupit na mga video. At kung magustuhan mo na naman ang video nito, i-like mo na po yan dahil napakalaking tulong po ng pag-like mo sa aking video para i-recommend tayo ni Tito YouTube at mag-grow ang ating channel. Ano? And of course, maraming salamat po sa ating mga suporta. Muli po, talagang maraming ginagawa si Boss Silver, hindi pa okay ang aking kalusugan. Pero magkaganon man po ay tuloy-tuloy tayo mag-upload. So yung shout out, yung pagbati ko sa inyo, dun sa mga comments na hindi ko pa nare-replyan, nasusunod po yan, no? Maraming pa pong araw ang datating sa atin. Kaya, yun, start po muna tayo, intro muna. Maraming salamat po. Si Andromeda Shun ang isa sa mga pinakamalulupit at siya yung kaisa-isang babae na saint or kaya dun sa mga knight na na-feature sa Saint Seiya Knight of the Zodiac na kasama sa team nila siya, no? Na ang mission is protectahan nga ang goddess na si Athena. At ayan na siya, no? Okay, napakaganda ng kanyang art design. Pop animation number niya, yung series niya, yung kanyang character design, yung napakalupit niyang name, Andromeda Shun. Wow! And ito yung si Andromeda, nandiyan niyang background, yung kanyang mga chain, and of course, yung picture ni Andromeda. Nasaan dito yung mga kasama natin. Ah, well, natapos na natin sila, no? Napakalupit, napakasting. At ngayon ko na napansin na napakaganda pa ng background nila dito, no? Yung malupit na, ano, na constellation cycle. Napakaganda, napakasting. Okay na okay siya. And of course, andito naman yung ating si Shu. No, kitang-kita natin dito yung kanya medyo elevated na na feature. Tapos andito yung kanyang mataas na, no, setup. Napakaganda, napakaastig ng kanyang design. And of course, yung licensing. And of course, Toei Animation na naman. Pag Toei Animation, gawang Pinoy. So, ayan. Baksan natin siya. And so, pag tinanggal natin siya sa kanyang box at yung kanyang inside protector, masasabi ko na siya ang pinaka may prestigious horn sa lahat ng na-feature natin dito, mga saint or yung mga knights natin, no? So, i-unlock natin siya. Uy. Luto. Nakikita talaga natin dito na talagang kakabukas niya at freshly talagang yung pagbukas natin sa kanya. Ay, medyo masikip at hindi siya nakaka 360 degree dahil sa kanyang hair. Ngunit magkagano naman ay okay na okay lang. Napakita, napakastig pa rin ito, no? Sa closer look, napakalupit, napakaastig ng Funko Pop figure na ito, no? Napaka-prestigious ng kanyang horn, talagang silver talaga siya, at masasabi mo na ito, may pinaka-malupit na headdress sa kanila. Talagang susuwagin ka talaga, no? Rock, rock, walang mga ganun, no? Parang yung power niya nasa horn, pero hindi naman talaga, no? Napakaganda din ang buhok dito ni Shun, no? Napaka-okay siya, hindi naman natin yung gano'ng makita yung headdress niya dahil sa kanyang buhok, at napakaganda ng detail kanyang buhok, man, tignan mo naman, no? Kala mo totoong buhok talaga at malambot, napaka-astig. Sa kanyang mukha naman, wala masyadong binago, maliban sa kanyang, ano, sa kanyang kilay na nag-overlap sa kanyang buhok, okay na okay yun, good point yun. At ang pinaka-unique dito sa figure na to is of course yung kanyang chin. Masabi nga dito yung kanyang chain is depicted dito sa kanya at nakapulupot pa dun yung isa dun sa kanyang paa. E tapos dito naman medyo nakalilo siya at parang ready to use at any time. Si Andromeda kasi ano siya, yung Andromeda armor kasi is really ano siya talaga sa defensive and offensive. May kinalaman niya dito sa kanyang chain at yung chain niya is kaya mag-produce ng electricity kaya medyo madaya. Yung kukumpara natin kina Seiya na talagang ano talagang napaka-true. At saka ano ta dito parang parang straightforward yung kapangyarihan. Unlike dito na maraming ano at gimmicks, daming scheme, ang daming pantaya. Pero magkaganoon man ay okay naman siya kasi well, Andromeda eh, dapat marami ka talagang malulupit na mga galawan diyan. In terms of armor naman, okay na okay siya. Yung ano niya, napaka-plain lang din ang kanyang likod, medyo wait lang.
ang focus pa yun. Medyo plain lang ang kanyang likod, okay naman siya. And gustong-gusto ko dito yung separation nito kasi parang siyang Red Ranger na hindi natin masabi, no? Pero magkaganon man, ay okay naman. Yung detail ng kanyang chain, yun talaga yung pinakapapahighlight dito sa figure na to. Yung chain itself, kasi nga, yun yung nagpapa-outstanding sa kanya, kaya nga siya gustong-gusto ng mga fans, eh, no? So, ayun lamang po. Maraming salamat po. Thank you for watching. So, natapos na natin yung 5 regular pop under Saint Seiya Knight of the Zodiac. At sa next episode natin bukas, i-feature na naman natin ang kauna-unahang Golden Armor, i-feature natin na under pa rin ng Saint Seiya. So, ayun lamang po. Yung comment, shoutout po sa mga susunod po ng video. Talagang maraming ginagawa si Boss Silver. Patawad po. Ngunit bago po ang lahat, nais ko po magpasalamat sa inyo lahat na walang sawang sumusuporta. Thank you po at magpapagaling po tayo.